na sa mga buluan. Bahala ka bigang orasan mo. Eto na, sige na. We got 35 after 11 o'clock. Malabi na maghating gabi. Nag-reply na jowa mo, hindi pa rin. Okay. Hindi ka pa rin tinex ang jowa mo. Keep nyo naman. Grabe yung relasyon na yan. Pinabati ko lahat ng mga girlfriends na naguguluhan. Sa jowa nila, hindi alam ko ng whereabouts ng jowa, diba? Minsan nakakapikon yan, ano? Ay, nako. Pero bakit din naman ko ang purpose mo lang sa buhay ng jowa mo ay para magkaroon ng knowledge ko ng whereabouts niya, diba? Sana magulang ka nalang kung gano'n. Ano ba yung usapin na yan? Okay ba na nagpapaalam o dapat ipinapaalam sa lahat? Yeah! Nakarelate yung mga bae. Yung mga bae pinag-ball ng jowa nila makipagbarkada. Bakit? Ano ka? Nanay, gano'n. May gano'n, di ba? Maraming ganyan, ha? Yung gusto i-audition lahat ng kaibigan. Ah, hindi ka po na-audition yung mga kaibigan mo yan. Hindi ka pwede magpunta sa party ninyo. Lalo ngayon, December, daming ganyan. Nako, paktay ka di, ha? Hello po. Ayan, sa mga boyfriends at girlfriends na akala pag-aari yung jowa nila. Minsan yan nangyayari yung sawaan, eh. Totoo nga, walang alam biro. Yung mga pagkakataon you made your partner's world revolve around you. You cannot always offer something new. Di ba? Sa ibang tao mang galing yan, hindi yan sa'yo. So, minsan, maganda rin tanggapin mo na meron siyang mundo maliban sa mundong meron kayo. Para hindi gaanong magkasawaan. Di ba? Tinatawag yan na umay factor, yung burnout. Isa pa ang tanong ngayong gabi mga pangga, okay lang mag-recycle ng regalo? Ngayon, halimbawa, naregaluan ka, binigyan ka ng damit. Alam mo, in the next lifetime, hindi bagay sa'yo kahit anong gawin mo. Yung kahit anong gawin mo, kahit mag-diet ka, hindi bagay sa'yo. Okay lang bang ipan-regalo rin sa iba o dahil regalo, i-keep mo na lang kahit walang silbi? Mas pangit naman pag binenta mo, dibigay mo na sa iba. Ako okay ako doon, di ba? Oo. Pero pag giniregalo mo sa iba, sabihin mo na regalo lang sa'yo din yan. Pangit naman kung kumbaga, ang maging dating ikaw bumili. Diba? Kasi minsan, totoo ito mga pangga, I think makakatanggap tayo ng regalo, makakatanggap tayo ng regalo na hindi bagay sa atin from people na hindi tayo ganong kilala. Kasi kung kilala ka naman ng tao, alam nila yan. So, the next question is, okay lang bang isama yung resibo sa regalo para pag hindi kasya, instead na bigay sa iba, pwedeng papalitan kasi ikaw naman yon. Pwede, di ba? Hindi, halimbawa, nagregalo ka sa kaibigan mo, t-shirt. Hindi ka sure kung babagay o hindi. Isama mo yung resibo. Para kung hindi bagay sa kanya, papalitan niya. Pwede ba yun? Hindi alam niya kung magkano. Actually, madali naman malaman kung magkano. Kaplastikan pa kayo. Minsan yung mga bagay na madaling bilhin sa mall, kaplastikan na lang, magtaranggal mo yung tag price. Actually, courtesy na lang yun eh. Respeto na lang yun na huwag mo isama yung tag price. Para hindi mo alam yung presyo. Alam naman, dalhin mo. Diyos ko, nasa ada lang. Pwede mo i-type yan. Magkano? Pangalawang, pangatlong concern, mga bangga. Parang nabilokan ako. Okay lang bang mag-post ng wish list sa Pasko? May ganyan, di ba? Ako okay sa akin, mga friends ko. Nag-post ng wish list. Di ba? Okay lang ba yun? Oh, ririgaloan mo ako. Ito yung 15 bagay na gusto ko. Baka magregalo sa akin ng doble. Well, hindi na madoble. Okay lang ba yun? Wishlist? Eh, paano pag walang nagbigay? Sorry na lang, no? Malas, ganun. Kasi kung okay lang mag-post ng wishlist, mamaya lang may wishlist ako.
1 to 15. Yung number 15, sports car yun. May matanggap kaya ako. May caller na ba tayo? Hello? Hello. Ay, andiyan ka pala. Daldal ko dito, andiyan ka pala. Hi, Papa. Sino to? Neya po. Neya? Yes, sir. Neya. Teka lang, may nagtanong. Papa Jackson, lasing ka ba? Kung labing tatlong taon niya na akong kasama, ganito ako lagi magsalita. Neya from? Cebu, sir. Cebu. Yes. Merry Christmas, advance, Neya. Merry Christmas din po. Speak louder, ha? Anong ginagawa sa buhay ni Neya? Neya? Hello? Ala, kinahin si Neya ng telepono. Hello, hello. Uy, nangyari? Nawala, sir. Ewan ko po yung signal. Okay, sir. Nakakaloka. Sige, Neya. Ayan. You're 25 from Cebu. Anong ginagawa sa buhay? Ano po ko, Papa Jackson? HR po ko sa isang BPO. Ah, yun. Yan ang gusto ko, di ba? Yung mga dating ganyan, yung mga, so what do you have, di ba? For us to hire you and be part of the company, mga ganyan na? Oo, mga ganyan, sir. Enlighten me, ano pinakamagandang sagot na acceptable sa inyo? Para alam ng mga nakikinig sa atin. To support my family. Mga ganyan, sir. To support my family, to provide education for my ganyan, brothers, sisters. So mas gusto niyo yung sagot na personal kasi yung sagot na to become an asset of the company, mas gusto niyo yung sagot na personal. Sir, ano eh, Papa Jackson, yung mga ganyan na sumasagot, minsan talaga meron kami na-encounter, pero pagdating sa mga actual, yung mga ayan na tinitrain na namin, wala. Sabit. Sabit, sir. Mas okay talaga sa inyo yung ang kung bakit nagtrabaho kasi may goal, may pangangailangan. May goal talaga. Kasi mas iingatan yung trabaho, di ba? Pag personal. Oo. Yun po. Meron na masumagot sa'yo na tabi ka ma-bald star, ganyan. Kung halimbawa ba, ganyan sagot sa'yo, natanggapin mo ba? Minsan, sir, may nagbibiro kahit na nagtatanong kami ng mga ganyan. Mga Becky. Pero naiintindihan na namin yun. Talaga? Yes, sir. Merong mga ganyan. Huwag mo tawagin, sir. Baka paglabahin kita ron. Papa Jackson. Ano na lang, PPJ. Kung nahaabang sa Papa Jackson. PPJ. PPJ. Okay, PPJ. Sige. Hindi FPJ, ha. PPJ. PPJ. Okay. Sige. Neya, are you married? Yes, PPJ. Ilan na yung anak mo? Actually, ano po eh. Bali, yung sa... Nakasama? Bali, yung sa husband ko, may ano po siya, may anak po sa una. Okay. Nasa akin po ngayon. Ilan? Sa Cebu. Isa lang po. Mm-hmm. Babae, lalaki? Lalaki. 9 years old. 9 years old. So you treat the boy like your own son? Yes. And lucky naman ako kasi tinitreat niya rin ako as a mother. Okay. That's good. Gano'ng katagal na kayong kasal? Wala pang taon. Mag 1 year pa lang this next year, May okay. 17. So, gano'ng katagal ka naging mag-jowa bago kayo nagpakasal? Ayan na nga pa, ikukwento ko sa inyo. Ayan na, sige, kwento mo. Kasi po ganito yun. Yun po kasi yung husband ko ngayon, nakilala ko through my ex. Yun, through my ex. Kasi yung ex ko dati, at saka yung husband ko ngayon, iisa lang ang pinagtatrabahuhan sa ibang bansa. Okay. Middle East siya. Gano'ng katagal ka ng ex mo na yun? Ano? 13, 14, 16. On and off eh. Siguro kung pagkasamahin ko lahat, 3 years. Okay. Then, okay naman kami nung ex ko dati. Mm-hmm, mm-hmm. Pero, ayun nga, as yung narinig ko nga kanina sa caller, ganun din ako dati, Papa Jackson. Mm-hmm. Papa Jackson, ganun din ako dati. Doon sa ex mo na yon. Makaibigan nito ang asawa mo ngayon. Doon sa ex ko dati, ganun din po kanina. Kung ano po yung nangyari kay Papa Jackson sa caller, ganun din po ako. Pero ang nagpaitindi lang talaga sa akin, yung husband ko ngayon. Okay. Kasi po, alam ko naman po eh, alam ko naman na bago ko pinasok yung sa ex ko dati, alam ko, pero tinanggap ko. Kasi mahal nga, yun nga, isa nga. Mahal eh, tinanggap mo. Okay. Lakas mo. Ayun, then, kaya lang, alam ko na may 3 kids, alam ko lahat na separated. Pero hindi ko talaga alam kung gano'ng katotoong separated. Pero, kasi... Wait lang. Kasi sabi mo kanina, kasi parehas kayo, di ba?
yung kasing caller ko kanina, she had the knowledge na mistress siya. The guy never lied to him. Okay, yung sa pag-aayos... Diba niligawan, oh, pwede ka maging mistress, period. Ikaw ba, okay. Ikaw pinaniwala ka? Yun, pinaniwala. And in the process, you found out pero hindi ka bumitaw, ganun? Yun, hindi ako bumitaw kasi parang sa akin, kaya yun, bali itong husband ko ngayon, siya yung dati, kasi ganito yun eh. Nangyari ang lahat nung nagpadala yung ex ko ng, syempre package, syempre may uuwi. Oh, ganito, ganyan, magkita kayo nung ano ko, ganyan. So, pinadala nung ex ko dati sa kanya, sa husband ko ngayon, yung meron siya pinadala. So, nagkita kami. Tapos, siya nagsabi sa akin ng totoo. Siya nagsabi sa akin na may asawa. Sabi ko, oh, alam ko. Magkatrabaho sila? Magkatrabaho sila, PPJ. Anong bansa? Sila. Ah, Saudi. Saudi. Sabi ni Russell Peters, hindi raw Saudi ang basa dyan. Ano Saudi? Saudi. Saudi. Hindi, dapat syllabicated Saudi. Saudi. Ewan ko, sabi lang. Yon. Tapos, kung mali, yan yun na, okay. Yung nagkita kami, sabi niya sa akin, binigyan niya ako ng money for, para kumuha ng Sinomar. Nang? Sinomar. Okay, umuwi dito yung katrabaho ng ex mo. At kasi yung ex mo nagpadala ng package para sa'yo. So uh-oh, para makatipid, siya nag-abot. Oo. Tapos, yun ang unang pagkikita nyo. Yan yung unang pagkikita namin. Tapos sabi niya, ito ang pera, kumuha kang Sinomar. Oo, huwag kang magpakatanga. Ibig sabihin, may gusto sa'yo yung ano, yung lalaki bago pa kayo nagkita. Kasi, para baka alaman niya yung buhay mo nang... Diba, naging ano lang siya, messenger lang siya eh, para makuha mo yung package. Tapos, hindi ako naniwala, Papa Jackson. Mm-hmm. Inaway ko siya. Ayun. Tapos, sabi niya, eto. Noong time na yun, gano'ng katagal na kayo ng ex mo? Ano? Kasi 2014 nangyari yung una namin pagkikita nung husband ko. Hindi, yung ex mo, gano'ng katagal na kayo nung time na nakilala mo itong... 12, 13, 2 years. 2 years kayo ng ex mo bago nangyari yung package incident. Oo. Okay. Saan ka nakita? Sa ano? Mega Mall. Yeah, Mega Mall sa Manila. Malapit lang sa akin ah. Kasi hindi ako taga Cebu talaga. Hindi ako mo dyan. Kasi nandito ako kasi nga, dito ako tumakbo nung nasaktan ako sa kanya. Sa ex mo? Oo. Okay, sige. Tuloy mo. Tapos yun, hindi ako naniwala. Tapos sabi ko, bakit mo ko binibigyan ng ano, pagkuha ng Sinomar? Bakit, anong gusto mo patunayan? Sabi niya, hindi kita binibigyan ng pagkuha ng Sinomar para sirain ko yung relasyon mo. Wait lang. Sa mga nakikinig po sa atin, ha, ang Sinomar po ay certificate of no marriage. Ito po yung katibayan. Sa mga may manliligaw po dyan na hindi kayo sure kung may asawa o hindi, kumuha ka ng Sinomar. Kung may duda kayo. Lalo yung nakilala niyo sa Facebook, yung buong buhay mo, hindi mo siya kilala, wala kang idea sa pagkatao. Ang Sinomar po ay pagkatunayan na wala pang kahit kailan nangyaring kasal sa taong yan. Tama. Alright? Okay. Yun. Tapos sabi niya, hindi ko to binibigay para sirain kirin. Magkano binigay niya? 500 pesos? Ay, hindi ko pa alam kung magkano yung Sinomar nun, Papa Jackson. Magkano ang kuha mo? 140 lang. Masukli ka pa, nakapag-Jollibee ka pa niyan. Oo, may sukli pa. Hindi nakakain ka ba ng breast part and chicken? Oo, nag-greenage ako noon. Uy, dati ako manager ng greenage. O, tapos? Ayun. Tapos, yun nga, tapos sabi niya, hindi ko to binibigay para sirain ko yung relasyon nyo. Kasi alam kong mahal mo siya. Pero ang akin lang, huwag kang magpakatanga kasi bata ka pa. You deserve better. Okay, ilan taong ka nun? Ano ako nun? 23. So, 21 naging kayo na ex mo? Oo, yun. Tapos, sabi ko, sige, tatanggapin ko to. Pero kung ano yung mag-iresulta ha, dapat tanggapin mo. Tinanggap mo talaga? Tinanggap ko. Pwede mo naman, pero mo ang gastusin mo. Ba't kailang tanggapin mo yun? Hindi ko rin alam kung ba't ko tinanggap. Diba? Tinanggap ko. Kasi ano... O tapos? Uy ka pa ba, Jackson? Wait lang. Kasi nga, abali, tinanong ko siya, okay lang ba gustong malaman yung resulta ng Sinomar? Sabi niya, alam ko kasi 7 days yan. Sabi ko, sige, matagal pa. Saan kumuha? City Hall nang? Hindi, sa ano, mall, SM. Ah, pwede sa mall kumuha? Pwede. Saan, NSO? Oo, sa ano nila, service center nila. Ah, pwede pala yun. Oh, para lang alam nyo ha, madali pala kumuha. Magka 140 lang pala. Mm-hmm. Okay, yun. Tapos? Pero 7 days na lang. NSO kasi haba ng pila. Hmm. Tapos, nung... Nagsina ngayon, Tate Digong na eh. After, edi ayun na. Tapos nun, Papa Jackson, nung okay na, umuwi na ako ng bahay. Hmm.
Tapos, di wala kaming contact nun. Kasi hindi ko na inaano. After, kumuha na, pag-uwi ko, kumuha na ako doon. Kasi malapit lang sa amin ng SM, kumuha na ako agad. Tapos, after one, mga 10 days siguro, bago ko nakuha, ayun, patay. Married. Ilan taon ng kasal nung... Kasi Papa Jackson, yung ex ko nun, ahead siya sa akin ng 11 years. Okay. So, kasal na sila. Ang lalaki na ng anak ni Leigh. No, wait lang, ganito kasi yun, ano? Wait lang. Nung nakilala mo siya, alam mo may anak? Alam ko, pero hindi ko alam. Nakasal? Yes. Okay. Ang question ko dito, kung nung umbisa ba sinabi niya sa yung kasal ako pero hindi naman nagkasama, did it matter to you? Hindi ko tatanggapin. Kasi sa akin, hindi mabigat ang bata. Hindi mabigat ang bata. Okay sa akin. Pero yung kasal, mabigat sa akin yun. Kasi papatayin ako ng tatay ko. Alright. Well, I'm sorry but I don't believe you. Ngayon na lang yan kasi naliwanagan ka na. Siguro kung Papa Jackson, mahal sa mahal. Pero nung time na yun, I don't think so. Kasi, siguro, hindi ko rin masabi. Kasi kung gusto ko sana maniwala, kaya lang, kung totoong it mattered to you, kasi hindi mo kailangan ng ibang tao para magsabi sa'yo na kumukhang sa'yo ng Mark, kung talagang it mattered to you during that time. Siguro, I admit, inaamin ko rin. Alright, kasi yung pagkakap, okay, yung panahon kasi yun, talagang nangingibabo yung pagmamahal. Kaya lagi naman talaga. Diba? Yun, marami talagang naluloko sa ganyan. Tapos ayun na, nakita kami second time sa Malate. Gabi yun. Hindi, yun na. So, bakit nakipagkita ka? Anong business niya sa'yo? Nakipagkita ako para makita niya yung result. Feeling ko magaanda yung loob mo sa kanya. Magaanda loob ko kasi papatya. Feeling ko, alam mo na piniflirt. Sorry ah, real talk na lang tayo. Okay lang. Feeling ko, ano, magaanda loob mo sa kanya. At some point, he was making, you know, advances. Oo. Nagpapahaging na rin ang time na yun. Tama, mali? Oo, tama. Mm-hmm. Okay. Tapos, binigay ko sa kanya yung resulta. Siyempre, Papa Jackson, nung nalaman ko yung resulta sa bahay, iyak-iyak na ako. Hindi ko muna sinabi sa parents ko kasi parang hindi ko alam mararamdaman nila. Baka patay palayasin nila ako ng bahay. Tapos, ayun na, nagkita kami. Sabi niya, wag mong sabihin mag-i-stay ka pa din. Sabi ko sa kanya, ano bang purpose nito? Ano bang purpose mo? Sabi niya sa akin, hindi mo pa ba nakikita? Hindi pa ba malinaw yan? Hindi mo pa ba hihiriwalayan yan? Hinag ka niya. Nag-inom kayo sa malari, no? Oo. Ayan. Ninjang-ninja si Kuya. Well, anyway, kasi pwede nang pasalamatan ngayon kasi kung hindi niya ginawa yon, hindi kayo ngayon. Oo. Thanks God talaga. Okay, tapos, alright. Ayun. Saan kayo sa malari nakita? Doon sa may ano, parang LA Cafe. Malapit sa warmahan. Oo. Saan yun? Sa may Salas Street. Oo, malapit siya. Ba't mo alam? Lagi ako sa may shawarmahan kasi. Ano ba yan? Hindi ako makain ng shawarma, mga bangga. I don't eat meat. Kumakain ako ng mutabal. Okay. Tapos, ayun na. Tapos sabi niya sa akin, may gusto to sa akin. Lakasan mo. May gusto to sa akin. Dikit mo sa labi. May gusto siya sa akin. Pati nininaam yung part na yan. Gusto ko marinig malakas yan. Noong time na sinabi niya may gusto siya sa'yo, nakailang bote na kayo? Ano? Ay, ako mahina. Ako yung mga dalawa. Tapos siya... Mahina? Hayop ka? Mahina. You are having two bottles with someone you've met for the second time at alam mo may gusto sa'yo. Tapos diba? Yun na, parang need ng comfort yan, ganyan na. Tapos ayun na. Tapos sabi ko, sarili ko nun, dapat hiwalayan ko na huwag na ako magpakatanga. Tapos, Papa Jackson, pagkatapos nun, alam na. Alam mo na yun. Hindi ko alam. May video ba yan? Wala. Hindi, yun na nga yun. Di ba yun? Sorry, iba yung alam mo. Ano ba kasi yun? Yun nga may nangyari. Ha? Huwag mo na bakit yung video. Okay lang ako. Baka matrauma ako. Talaga? Oo. Well, huwag natin magpaka-plastic pa. Ha? Alam natin na alam mo, going to that meet-up nung gabing yan, na there's a possibility na baka may mangyari.
Kasi alam mo kung taka doon, broken-hearted ka na eh. Oo. And you chose this guy to comfort you, tama? Yes. At madalas, pag lalaki, hinihan may comfort ka, dinadalas sa comfort room. Ayun, tapos pagka... Saan nagpunta? Anong malapit dyan? Sorry, taga dyan ka malapit kasi bahay ko dyan eh. Malapit dyan, Sogo, Victoria, tsaka Soho. Doon sa ano? Sa, nandiyan lang. Parang nagpunta kami malapit sa may Quiapo. Yung ano dyan? Hindi ko alam yan. Sunstar. Ha? Sunstar. Sunstar? Sunstar. So, malapit sa may Quiapo. Yung malapit sa may... Basta? Di ba bus yan? Sunstar? Hindi, may hotel. Ha? Anong ganun? Ah, Green Star ba yung bus? Mayroong ganun. Sunstar. Basta, yun na yun. Sabi dito, pag may alak, may balak. Tama nga, sabi kay Chico, may, if there's wine, you're mine. Yan, Diyos. Basta, ayun na nga, ayun na. Ayun na, ano na, tapos pagka umaga, hinating niya ako sa amin. Pero sa labas lang. Hindi ako nagpahatid sa loob. Bakit? Kasi gusto ko ako mag-explain sa mama ko muna. Bago siya, ano. Tapos ayun, nakapag-iwalay na ako, ganyan. Tsaka ako nagpunta ng Cebu. Kasi kung hindi ako lalayo, susunod at susunod yung lalaki. Kasi alam niyan doon kami nakatira. Parang ako nang gumawa ng paraan sa sarili ko. Kahit mabigat, kahit masakit, yeah, ginawa ko na. Alam natin na ano na lahat ng ginawa mo after makipag-iwala sa lalaki niyan was properly coordinated with your husband right now. Yes. Oo. At some point, di ba, he took time to manage your life kasi you needed direction. Yes. Mga panggal, liliwanagin ko lang ha. Hindi ako boto sa ginawa ninyo. But if it ended the way it is right now, then good for you. Yes. Thank you. Ang cute nyo, no? Yun. Tapos, nasa Cebu na nga ako. Tapos, bali. Pero, nung nasa Cebu na ako, Papa Jackson, hindi pa talaga naging kami. Kasi bakit? Parang, ano ko muna yung sarili ko. Parang... Mga nakilang kita kayo bago ka nagpunta sa Cebu? Pangalawa, last na yun. Tapos nagpunta ka na ng Cebu? Oo, nagpunta na ako. Wala kang kilala sa Cebu? Meron, tita ko. Ah, okay. Dito ako nag-stay eh, tapos nagtrabaho ako. Pupunta ako. So, may nangyari sa inyo, hindi na kayo nagkita ulit? Ay, hindi kami nagkita bago ulit. Bago ka nagpunta sa Cebu? Oo, hindi kami nagkita ulit. Okay. Pero kinukontak niya ako. Sabi niya sa akin, kung meron mang, ano, kung may nangyari man sa ating pananagutan ko, may nabuuman, nagutan ko ganyan. May nabuo ba? Wala. Baka kasi lasing kayo. So ano yun? Ano yun? Saan galing yun? Wala. Tapos ayun na, nagpunta na ako dito. Pero nung pagpunta ko dito sa Cebu, alam niya lahat-lahat. Pero hindi pa talaga kami naging totally. Kasi gusto ko muna na alagaan ko yung sarili ko, ayusin ko yung sarili ko, magtrabaho muna ako, provide ko muna sila mama, ayusin lahat-lahat. Okay. Noong time niyan, did he go back na to Saudi o hindi? Wala na akong balita, Papa Jackson eh. Hindi, yung itong jowa mo ngayon. Yes, bumalik na siya. After ba na yung magkita, five days after, nag-message siya sa akin na paalis na ako, ganyan-ganyan. Ingat ka lagi. Nag-stopover lang sa'yo, ano? Ganon. Tapos, meron pa rin communication after that. How long bago nagkita ulit? Kasi, di ba, tulong sa kontrata. Ang tagal. Dahil, ano, one year. Hindi ba ang kontrata ng Saudi, two years? Hindi, 2 years siya nung unang punta niya, tapos pa one year na lang pabalik-balik. So when he came home, after that 1 year of being away, nagkita kayo. Okay, wait lang. Okay. I wanna know about this. Okay. Siyempre, pagbalik niya doon, nakasama niya yung husband mo. Ay, ex mo. Oo. Yung husband mo. Okay. Ano nangyari? How did they? Nag-away sila. Well, you don't expect them na mag-body-body after that. Diba? Nag-away sila. Nag-alala ako dun sa husband ko. Kasi maliit lang yung husband ko din. Ang tangkan-tangkan nung isa. Ah, talaga? Maliit lang? Maliit. May lang yung inches. Yung height. Yung height nung okay. Yung ano. Nag-alala ako sa part na yun. Tapos ayun, bali yung nangyari yun. Ay, ano pa, bali isang buwan muna bago sila nagsuguran. Ayun, isang buwan muna kasi malayo eh. Yung isa kasi, yung sa ex ko, nasa Damam. Tapos siya nasa Alcobar. Alcobar, Saudi. Kaya medyo malayo. Okay. So, nung tapos tumawag sa akin ng kasamahan nung husband ko. Yun nga, tinuntahan nga daw siya, ganyan-ganyan. Tapos okay naman yung husband ko kasi yung husband ko hindi lumaban. Kasi pag lumaban yung husband ko, dalawa sila, alam niyo naman doon, Papa Jackson, mahirap doon. So, ganun talaga, maliit ka, hindi ka lalaban. Kasi magugulpi ka lalo eh.
Di ba? Yun, thanks ka naman, may umawat. Okay. May umawat. Tapos, ayun na. Yun, tapos hindi ko na, kasi napalit na ako ng number eh. Mm. So, hindi na ako makukontakt ng ex ko. Ngayon, yung parents ko, kinukontakt niya. Mm. Tapos, hindi, wala naman pa. Ano bang katotohanan nun? He was married, but hindi na, hiwalay na, or he was actively in marriage? Yung totoo, he was married. Pero hindi niya sa akin sinabi yung totoo kasi Papa Jackson. Sila pa nagkasama ba sila actively? Hindi na because okay. The girl meron ng iba. Yung kasi yun eh. Ang tanging pagkakamali niya ay hindi siya nagsabi ng totoo. Kasi nakikita ko yung girl sa Facebook eh. Sinerge ko kasi muna yung babae. Meron mga bangga ganito ano. I'm sorry if at some point I'm giving special consideration. Kasi alam mo sa bansa natin, di ba? At some point ang kasal ay reclusion perpetua. Di ba pag sumali ka sa mga pasensya na po dito. Pero pag sumali ka sa ano, sa kasalang bayan, 'di ba? Wala namang hiwalay ang bayan sa atin eh. At alam natin at some point, 'di ba? Annulment is a business here. Pag nagpa-annul ka, sasabihin siya mag ito yung amount, keme. Mahirap talaga kasi kung mahirap ka at kasal ka at gusto makipaghiwalay, malabo mang next time possibility kasi uunahin mo yung pambiling bigas eh. Kasi magpa-annul eh. No, kaya tinatanong ko lagi yan. Kasi, kung, ayaw na, sige na. Nahihirapan na, palawag sarili ko ngayon gabi. Nagutom na ako eh. Matapos? Tapos yun, nag-ano sila, confront sila. Tapos, yun sinabi niya sa akin. Tapos, tinanong ko naman kung okay lang siya. Okay lang naman daw. So, tapos bigla mo hinalikan, okay ka lang ba? Okay. Siyempre, tawag lang yun, Papa Jackson. Yun nga. Tapos may Skype kami, yung ginawa niya para sa amin. Ginagamit din namin. Pero wala kaming relasyon. Parang, ano muna? Parang wala kaming relasyon? Nag-sex kayo? Hayop ka? Hindi, wait lang. Meron, pero hindi pa talaga official ganun-ganun. Nagpakipot ka lang, para kunyari hindi ka cheap. Ganun, alam mo natin para sa... Huwag na tayo magpangangam ba? Tapos? Tapos, nung mga bare months na, sabi niya, uy, malapit na ako, uwi. Nagpadala ng rado, no? Rado. Minsan, pagkagaling sa Saudi, rado ang pasalubong eh. Mura yan doon, yung relax sa rado, di ba? Yung gintuhan ang dating. Sabi niya, malapit na ako, uwi, ganyan-ganyan. Sabi niya, paano kung pakasalan kita? Yeah. Ganun. Sabi ko, sure, ganun. Wait. sinabi pa naman niya sa akin yun. Nasa CR ako eh. Ginagawa mo doon? Ang galabas ng galit. Ah, talaga? Ang pangit na moment mo. Tapos sabi ko, wait lang. You were in the can when he told you that. Oo. Wait lang, papasok ko na ako kwarto, wait lang. Sabi ko ganyan. Sabi ko, pakiulit nga yan. Sabi niya, paano, ano, hayaan kita magpakasal. Sabi ko, okay lang, nandyan ko eh. Paano yun? That wasn't a no. Diba? Sorry mga mangga, alam niyo magbabae, they have different language, diba? Compared to men eh. Tama. Diba? Ang ibig sabihin nun, totohanin mo, huwag kang puro salita. Tama, no? Tama. Diba ka? Baka kulit mo, kit mo. Tapos yun. Tapos sabi ko, bakit? Ba't mo papakasalan eh? Kuwag ganun pa. Sabi niya, kasi mahal kita. Gusto ka tayong maging asawa. Yun sabi niya sa akin. Tapos, kahit maliit, itong height ko, gusto kita ganun. Tapos sabi ko, sige, tignan na lang natin. Noong time na yun, aware kami, anak siya. Ay, oo. Nung nagkita pa lang kami, Papa Jackson, sinabi niya na sa akin. Sinabi niya na sa akin, Papa Jackson, na yun nga, yung may anak siya, tapos kung ano nangyari dun sa past niya, kung ano nangyari dun sa mama nung bata, alam ko naman yun. Hindi niya sa akin inano yun, sinabi yung kasal, hindi naman siya kasal. Question, nung niyaya kanyang pakasal, ate, nagpunta ka ba ulit ng ina sa Barangman sa Inumar? Hindi, meron siyang kahit sinumar. Kahit kailan ka talaga, kahit kailan ka. Nung nagkita kami, pinakita ko sa kanyang kay ex, meron siyang sinumar. Yun. Okay. Kaya alam ko na. Tapos, iyan na nga. Tapos sabi ko, tingnan na natin kung sa pag-uwi mo, ganyan-ganyan. Eto na, Papa Jackson. December, magpa-file na siya. Nang? Nang leave. Okay.
file na siya. So, alam ko na uwi niya, April 15. Yun, April 15 uwi niya. Sabi niya, tapos tinanong niya ako ulit eh. Sabi okay. Niya, basta nakikita tayo, ganyan-ganyan. Oh, sige. Ako, long story short, nagkita kayo pag uwi niya. Nagkita kami. You were already in Cebu nung time na yun. No. Bali, hmm? Siya gumawa ng paraan para makapunta ako. Binilan niya ang ticket. No, hold on. You were in Cebu nung time na yun, tama? Oo, in Cebu ako. Kasi pagka-break mo na dun sa ex mo, nagpunta ka na Cebu, di ba? Oo, nasa okay. Cebu ako. Bali, ang contact lang namin is through Skype, through okay. Ano, tawag-tawag lang. Tapos, nagpadala, yung time na yun ba, di ba, ako kanyang tanongin ng, ano, ng, pakasalan kaya kita, nagpapadala ka ba ng picture mo sexy sa kanya? Hindi. Ni minsan? Hindi. He never ask you? No. Okay, promise, mamatay man ako. Pagka mamatay, kausap kita. After na lang. Tinatanong lang kita, walang kailangan proof. O, tapos? Hindi, wala talaga, wala. Okay, tapos, ah. Tapos, ayun, tapos, nagkita kami. Kasi nga, siya gumawa ng paraan para magkita kami. Kasi parang ako nun, Papa Jackson? Papa Jackson. PPJ, so, oh. Nahahawa ko sa color mo dati. Kaya na magbintang sa iba. O, tapos, o. Bintang ka ba, o. Nung March, medyo nagdadalawang isip kasi ako. Then, he came home December. Nagkita ba kayo December o hindi? Hindi. April siya umuwi. December siya nag-file. Okay. Ng leave niya. Tapos, nung March kasi, parang nag-anilangan ako makipagkita sa kanya, Papa Jackson, kasi nga, sabi ko, ito na naman, tatanga-tanga na naman ako, baka na naman maulit na naman itong dati, baka okay. Naman paasa na naman ito, kaya madaming lumalabas na doubt sa akin, kasi sabi ko, ano ba yun, pumunta na nga ako ng Cebu, baka na naman, sana naman ako pumunta ito, pag alam mo yung ganun. Tapos, sabi niya sa akin, ano bang tinadoubt mo, ano ba iniisip mo? Sabi ko, ikaw ang gumawa ng paraan para pumunta ako saan. Saan? Sa Manila? Oo. So, niya, in translation, bili kang ticket ko. Oo, ganun. Dapat naman na, talaga, pinapunta ka niya. Oo, pero bakit hindi ka umpunta niya? Sibu, ba't kailangan umuwi ka ng Manila? Hindi. Bali, ako ang pupunta tapos sasabay siya pa uwi. Ang Cebu? Oo. Lo? Parang ako muna pinapunta tapos dalawa na. Hindi mo halatang patay na patay ka rin sa kanya, no? Hindi na. Gusto ko mukha mo. Wait lang. Hindi ako rin lumala. Gustong-gusto mo rin siya. Woo, tura mo. Wait lang, o tapos? Tapos ayun na, bumili siya. Bali, money yung pinadala niya. Magkano? Ano, 5K. Kuribot kasi lumandaan lang binigyan niya ng una yun. O tapos? 5K, tapos yung ticket na nabayaran ko, Papa Jackson, is 4-7 plus balikan na. Bali, umalis ako noon ng April 19. Tapos bumalik ako ng Cebu, April 25, birthday ko. Nag-leave ka yung somewhere? Oh, leave, ayun na. Nagkita kami. Anong nilalagay doon pag mag-leave ka kasi makikipagkita ka sa naka-one-night stand mo? Anong nilalagay sa leave form? Hindi, di ba? Oo, may reason eh. Ang nilagay ko doon, vacation, rest. Liar. Rest, sabi ko. Rest, nagpagod kayong dalawa mukha mo. Siyempre, hindi ko sinabi yung na makikipag-anest ako, baka. Nakakaloka itong Papa Jack. Actually, oh. Ayun. Tapos, ayun, nakita na kami. Ay, oh, yun na, nakita kami. Saan nakita? Mega Mall ulit? Hindi, sa Robinson's, ano, Manila. Malapit sa Malate. Oh, yun. Ewan Malate ko, talaga yun, oh, Malate. Malate talaga, kasi taga Malate siya. Yung taga San Andres Bukid ba. Tapos, nakita kami Robinson, tapos eat, ganyan. Tapos, bali, nag-book siya ng hotel. Saan? Sa ano ba yun? Hindi, Euro? Eurotel. Eurotel. Tapos ng Robinson's. Oo, doon. Malapit siya hanggang Express. Alam mo talaga, Papa Jack. Papa Jackson mo. Papa Jackson, sabi ko, ayan na ha, nabibingin na ha, Papa Jackson, sabi ko. Sorry na, matapos. Tapos, ayan na, tapos siya nagbayad ng ano ko, yun nga, sa hotel nga. Dapat naman. Yun nga sa lahat-lahat. Tapos, dun siya nag-stay din. Tapos, alam na. alam na, yun na naman. Naka-mag-pray kayo dun. May nangyari nga nung unang kita nyo lang, pangalawang kita nyo lang, tapos. Tapos, Papa Jackson, nung pagkatapos ko maligo, tapos bigla nawala. Saan nagpunta? Kinain mo? Paano?
nandito sa likod ng pintuan, tapos lumuhod siya, with ring na. Di, nakatapis ka nun. Oo. Ang pangit na eksena. With ring na. Ang pangit na eksena. Talaga? With ring, kasi yung banyo nun, bali, malapit sa pintuan. Alam ko yung itsura niya, nakapunta na ako dyan. Yan nga. Sorry ah, wait lang, baka may sibling yung mga bangga. Kaibigan ko po yung mga nasa head office po ng Sogo tsaka yung hotel. Tapos? Yun. Bali, paglabas ko, sabi ko, ba't nawala? Patay na yung TV, tapos bukas naman na aircon, ba't nawala? Hindi naman, hindi ko naman narinig na ano. Ano suot niya, nakatapis din? Eh, hindi. Nakadumit. Tapos ako nakatapis? Oo, tapos nagulat ako. Ang pangit na eksena. Kaya nga, ang pangit. Tapos sabi ko, ano? Hindi ka malang makapag-selfie after niyang bigay sing-sing kasi siyempre lang wala kang damit eh. Hindi, after na, nung nagdamit na ako. Lumelfie ka na? Tapos, ayun, sabi ko pa sa kanya, ano ba ito totoo? Kasi gold nga eh. Ano ba ito totoo ba ito? Ayan, ganyan. Sabi niya, hindi ako nagbibiro. Seryoso ako. Hindi na ako bumabata. Tumatanda na ako. Sabi niya sa akin. Kasi ano na siya, Papa Jackson eh, 32 na siya noon. Ako 20, going 25. Okay. Sabi ko, sigurado ka? Bakit ako? Kaya ganyan, ganyan pa ako, Papa Jackson. Tapos, siyempre, yak-yak konti, drama-drama konti. Tapos sabi ko sa kanya, sabi niya, eh hindi, at siya pala unang nagsabi ng mga quotes-quotes niya, sabi niya sa akin, sabi niya, gusto ka itang makasama habang buhay. Yan, hindi ko hayaan na mawala ka pa kasi marami nang pinagdaanan. Ay, grabe. O, tapos? Ganun, ganun. Oh. Sabi ko, seryoso to? Hindi ka ba na, ano, parang okay ka lang? Sabi niya, sa tingin mo ba, sa pagkikita natin na may nangyayari, hindi pa ako seryoso ka nun? Sabi niya sa akin. Tapos, hindi pa yun. Hello? Ano may drama? Ayun. Tapos na yun na. Tapos, bali, pauwi. Kasi nangyari yun, April 20 nangyari yun. The second day. Oh, second day and second night, April 20. Uuwi na ako na April 25 noon. Hindi pa siya sumama noon kasi pupunta siya May 4. Kasi si yung bata pa, ayusin pa niya. Kasi wala pa sa akin yung bata noon eh. Yung bata nasa akin July. Asan yung bata? Nasa akin ngayon. Hindi nung time na yun? Nandun sa ate niya. Okay. Bali, ayusin niya pa yung bata, yun nga. Tapos, May 4, dumating siya dito sa Cebu. Nag-leave na naman ako, yun nga. Ano nalagay mo sa leave form ulit? Ano? Kasi may 15 days leave kami. Nalagay, rest ulit. Sabi ng kumpanya, rest ka na rest. Hayop to ah. Rest, hindi siyempre. Basta rest. Ang pangit naman sabihin kong nag-ano. Yun, tapos, nung nandito siya, yun na. Tapos, bali, May 16 kami. May 16 kami pumunta ulit kina mama. Yun na, formal na. Formal na. May 16 pumunta kami kina mama. Tapos May 17 kinasal kami. Saglit lang, shotgun ang wedding ang datingan? Oo, ganun. Tapos eto pa, Papa Jackson ha. May 17 kami kinasal. May 18 lang yung pagsasama namin ulit. May 19 bumalik na ako ng Cebu. May 20 bumalik na siya ng Saudi. Talaga? Hanggang ngayon nandun pa siya? Oo, uwi siya ulit next year. So ibig sabihin, mula nung kinasal kayo, hindi pa nakita ulit? Hindi na. Okay, good luck. Yun na, tapos marami pa nangyari. Hindi pa yun yung problema. Wala naman problema. Tapos eto na, Papa Jackson. Kasi nga, nung bumalik ako dito May 20, nagkaroon na ng problema July. Anong problema? Ewan ko, kasi paano ko ba sabihin sa'yo? Kasi ako talaga, ako buo naman tiwala ko sa kanya. Wala akong ano sa kanya kasi asawa ko na siya eh. Kasi nga, July 19, mga ganyan, di ko natanda yung date. Kasi medyo nagkakachat kami nung ate niya. Tapos sinachat. Ay, wait lang. Ito pala muna. Sabihin ko muna sa'yo. Okay. Nung nandun kami sa hotel, dun sa Eurotel, meron akong nakitang dalawang Facebook. Saan mo nakita yan? Sa phone niya. Dalawang Facebook ha. Yung isa alam ko. Okay.
Pero hindi pa kami kasal noon, 'di ba? So wala pa akong karapatan mag-echos-echos. So okay lang sa akin. Tanggap ko 'yung mga medyo ng mga kung ano-ano pa sino mga ano diyan. Okay lang sa akin 'yan kasi hindi pa kami kasal. Okay lang 'yun. Meron ako nakitang isang Facebook. Hindi ma-login. Ang sabi nung ko sa kanya, ano to hindi ma-login? Sabi niya sa akin, ay, hindi ko na kasi alam yung password niyan. Okay, tanggap. Acceptable. Hindi alam password. Okay. Ngayon, nung pag-uwi ko ng July dito, pagbalik ko dito, wala pa sa akin yung bata pala niyan kasi July 20 plus ko nakuha yung bata. Sabi niya sa akin, alam ko yung password nung Facebook niya na alam ko, pero yung isa hindi ko alam. Sabi niya sa akin, nag-message ako kay ate. Sabi ko, saan? Wala ka naman minimessage dito, naka-open yung isang messenger mo dito. Hi! Ang tapos, mga lalaki talaga na huwag sa sariling bibig, mga isda kayo talaga kahit kailan. Tapos, eto na. Sabi ko, saan ba talaga? Magsabi ka ng totoo. Gusto ko magsabi ka ng totoo. Yun na nga. Sinend niya sa akin yung ano, email tsaka yung password. May nakita ako. Marami akong nakita, Papa Jackson. Marami akong nakita mga ka-flirt na yan. Yan. Nung hindi pa kami kasal. At eto pa. Eto pinakamasakit. Pero sa bagay, okay lang. Kasi hindi pa naman kami kasal nun. Di ba, Papa Jackson, dumating sa April 15? So, nakita kami April 19. April 19 kami nakita. The day before, di ba? Alam niyan darating ako. April 18, may nakita ko message doon. Nakasama? Na meron palang, meron siyang naka-one night stand. Nakasama? Naka-one night stand. Kailan? No, April 18. That was before kayo magkita? Oh, before kami magkita. Ulit. Before yung ano yan, di ba? Before siya mag-propose? Oo. Ninja, no? So, tapos, ang tanong dito, ano ngayon ang paliwanag niya sa'yo? Ayun, ito paliwanag niya sa akin. Hindi niya daw sinasadya yun. Talaga ba? Hindi daw planado yun. Ganito po, ano, wait lang, bago ka tumuloy. Okay. Ang hindi po sinasadya, mga pangga, this is the only acceptable ano, way na hindi sinasadya. Yung naglalakad siya sa kalsadang hubot-hubad, at nadapa siya at may sakto nakatihayang babaeng wala rin damit. Hindi sinadya yun, di ba? Yung pak, sakto pa, ang galing. Other than that, lahat sinadya. Okay, tuloy mo yung kwento. Ayun, bali... Siyempre, hinihingian ko siya na explanation, no? Oh. Kasi ayoko munang mag-ano eh. Kasi alam ko kung saan ako lulugar. Hindi pa naman kasi kami kasal nun, Papa Jackson. Pero kayo! Pero kami. So, pero inabara lang kita kasi ayoko maging dahilan niya ng ano... Pero siguro is part of yun nga pagiging single. Not even. Okay, tuloy mo. Tapos, ano paliwanag niya? Ano din kami dun, Papa Jackson, ah. 1 week din kami hindi nag-uusap. Tapos inom lang ako ng inom kasi hindi ko matanggap sa sarili ko. Okay. Pagkatapos kong alagaan, ingatan yung sarili ko para lang sa kanya, para pag-uwi niya dito. Tapos ganun-ganun lang. So unfair para sa akin. Tapos dumating sa time na parang... Dumating sa time na gusto ko nang makipaghiwalay. Naisip ko pala, kasal na pala kami. Tapos sabi niya sa akin, anyway, yung message na yun, Papa Jackson, April 18 lang talaga meron. Wala nang ibang message. Tapos, sino yung girl? Mukhang dolphin. Talaga? Walang paa? Sabi ko nga sa kanya, Papa Jackson, kung ipagpapalit mo lang ako, sana sa bubukang dolphin. Saman, huwag naman lahat natin. Tapos, ayun na. Tapos, hinihan ko siya ng explanation. Pinakinggan ko explanation niya. Tapos ako naman nagsalita. Medyo, umingi ako ng space, mga 2 weeks din siguro yun. Tapos, ayun. Nahingi ako ng space lang, 2 weeks lang. Tapos, lagi siya yung gumagawa ng paraan para maging okay kami. Tapos tinawagan niya yung parents ko, ganyan-ganyan. Sinabi niya yung totoo. Tinakasan mo naman, parang awa mo na. Sabi ko sa kanya, kung gusto niya talaga maayos to, ayusin niya muna yung sarili niya. Ayusin niya lahat-lahat sa kanya. Sabi ko nga sa kanya, baka naman nakakalimutan mo, kasal na tayo. Baka naman niisip mo pa rin, binata ka pa rin, ganyan-ganyan. Tapos
bali, gumagawa siya ng paraan para maging okay kami. Sinabi niya yung kalokohan niya sa parents ko, sa mga ano, mga ewan ko, sa kuya ko, ganun. Oo, napatawad ko. Yun si, alam mo, Papa Jackson, ano eh, yun din siguro ang role ng babae, no? Ha? Mahal mo talaga ang asawa mo. Kung may pagkaka... Oh, well, stop. I don't want to justify that way. Okay. Kasi pag ginawa natin yan, parang natin pinatawad lahat ng mga ninjang hayop. Sa bagay, hindi diba, rin patas. Wag mo, ate, wag mo ibaba yung dapat meron kayo sa, di ba, na mataas na respeto sa inyo. Ayun talaga ang role na ba? Hindi yan ang role ninyo, huy. Ang role niyo maging Reyna, tumigil ka, sampaling kita dyan eh. Ayun din eh. Basta, yun na. Parang tama ka. Pero ako, napatawad ko siya. Sige, okay lang. Tapos, di, ayun, okay na naman kami. Bali, ang bali na nag-usap kami, yung huling usap namin bago naging kami naging okay ulit. Lakas mo, ang kulit mo. Bago naging okay kami ulit, sabi ko sa kanya, wala akong hinihingi yung ibang bagay. Hindi ako nangihingi sa'yo ng kung ano-ano. Ang sinasabi ko lang sana, maging seryoso ka sa relasyon natin. Tsaka, kung paano mo ko trinit dati, kung ano yung mga pinakita mo sa akin dati, sana ituloy-tuloy mo yun. Sana huwag magbago. At saka kahit konting bagay, maliit man, tuldok man yan, hindi dapat pinagsisinungalingan yan. Tapos, okay na naman kami. Ang concern ko lang kasi, yung natitirang tiwala ko na wala na naman kahapon, Papa Jackson. Yan na naman tayo. Ay, wait lang. Kasi simula na nangyari yun, Papa... Before kasi nangyari yung ganyan, Papa Jackson, yung ganun, may tiwala ako sa kanya eh. Hindi ko alam kung... Ano yung nangyari muna? Hayaan mo na yan, oh. Hindi ko kasi... Kaya ako tumawag sa'yo. Kasi hindi ko alam kung ako yung may mali o yung sarili ko may mali. Ikaw pa rin yun, sira! Sino iba doon? Kasi nga, simula na nangyari... Stop! Ang sabi niya, hindi ko po alam kung ano may mali. Ako po yung sarili ko. Meron bang... Sino po mali po sa inyong dalawa? Ang cute mo! Tapos? Kasi nga, simula kasi nung nangyari yung Papa Jackson, parang hindi na mawala yung iniisip ko na ganyan, baka na naman ganyan na naman ulit. Alam mo yung napapraning ako? Okay, actually kahit di kayo niloko, napraning talaga kayo, lalo pa kayo niloko kayo. Ayun na nga. Pero nawala na naman yun. Pinipilit kong alisin yung sarili ko sa mga bagay na ipapag-ano namin. Okay, ano nangyari kahapon? Kasi nangyari kahapon, Papa Jackson, nagkausap kami, 4:30 dito ng madaling araw. Dati, alam ko naman to dati ginagawa niya to eh. Dati nung hindi pa nag... Ano nga yung nangyari kahapon? Hoy! Apat araw ang tinatanong! Nanoon siya ng porn. Ano na? Nanood siya ng porn. Paano mo nalaman? Nakita ko habang magkausap kami. Paano mo nakita? Kasi dalawa yung gamit niya. Yung isa yung phone, yun ang gamit niya. Yung isa, yung tablet. Yung tablet nakaharap dun sa ulo niya, which is ginagamit niya yung phone. Nakikita ko kung anong binabrowse niya. Akala niya kasi tulog ako. Kasi 4:30 pa lang sa atin. Sa kanina mga around ano pa lang. Anong website? Huwag na. Hindi mo sabihin. Tapos sabi niya pa sa akin, sabi ko, ano yan? Ano yung binabrowse mo? Ano yung ganyan? Madami siyang sinasabi sa akin. Madaming, parehas naman yan. Nagbabrowse lang ako, pinitignan may sabong daw, ganyan. Talaga yan, may palong. May tari din yan. Oo, ganyan. Ayup, teka lang, ayoko ng sabong. Tapos? Tapos, parang naano ho kasi pinag-usapan na namin yan dati na hindi na siya manonood because Papa Jackson sa mga nakikinig ano kasi kaya ako siguro maliit na bagay lang siguro para magalit ako dahil sa panonood ng porn. May karapatan akong magalit. Bakit? Kasi pinagbibigyan ko siya kung anong gusto niyang mangyari. Yung gusto niya, alam mo na, yung guess mo ba ako doon, Papa Jackson? Hindi ko alam. Ano mga gusto niya? sorry. O sige, to make, para lang ano lang. Nag-video call kami. Oh. Tapos yun na.
Kaya para masakit sa akin kasi nag-perform ka sa kanya. Ba't pasan na noon? Huh? Ba't? Oo na. Huwag ka magalit, tatanong ko lang. Hindi ko kasi alam kung ano yun. Oo na. Wala akong ka-video call, pasensya ka na. Eh, alam kong... Wait lang, kasi nung nangyari kasi, yung nangyari kasi yun. Wait lang, hinga lang ako. Baho ah. Dali mo na. Wait lang, paano, tanong mo kanina Papa Jackson, paano ko nakita nanonood siya? Oh. Kasi nga, madaling araw yun dito, so gising ako noon. Gising ako kasi kausap ko siya. So nakikita ko kung anong binabrowse niya. Mm. Akala niya tulog ako. Mm. Pero yun, nakikita ko kung anong binabrowse niya, kaya ako nalaman. Mm. Tapos nung nalaman ko, parang nagalit ako, nainis ako. Kasi parang, ano ba? Ano kailangan yan? Ipinapadala lang kita ng performance level. Yun na nga. Yun yung pinupunto ko. Oh, yeah, it's normal na manood siya. Because ginamit ko ngayon lata ng ano eh, sardinas. But, oh, tapos? Oh. Kasi nga, parang masakit lang sa loob ko na, ba't ganun, di ba? Kulang pa ba, ganyan. Ano pa bang may kulang? Tapos, after nun, nag-apologize sa akin. Oh. Nag-apologize, sorry, ganyan. Sabi ko sa kanya, alam ko na maliit na bagay lang para pag-awayan. Mm. Para lang maging ano ko ng ganito. Ang sa akin lang kasi, kaya di naman kasi ako nagagalit kasi pinag-usapan na namin dati yan na never na siya manonood kasi nga ganito. Dahil okay na naman kami, nag-uusap naman kami ng maayos. Okay. Kung ano na gusto niya. Mas, yung kagabi lang, hindi ko na maitindihan yung naramdaman ko. Parang sobrang sumabok yung, hindi ko alam, parang ang bigat. Parang ayoko siyang kausapin kasi kulang pa ba, ganyan. Sabi ko, ano bang kulang? Sabi niya, walang kulang. Na-browse lang daw. Hindi daw sinasadya. Okay, mga nanonood ng yarn, tas kamay. Anong tanong mo? Nainip ba sa Regina Constantino? Ha? Hmm. Eh, paano may aalis yung duda ko lagi? Ito, walang kinalaman sa tiwala yung pinag-usapan natin kasi. Ano? Walang kinalaman sa tiwala eh. Tiwala kasi no. Huwag natin i-connect kasi, ate. Alright, I never imagined that when I started the show, I'll be advising things in connection with libido, but eh hindi ko alam, ba't mo ako tinawagan? Dapat tinawagan mo si hindi, hindi Jimbo. Naman yun din yung concern ko. Hindi naman din yung concern ko. Okay. Ang concern ko lang, simula kasi yung nangyari nung yung unang pagkakamali niya. Parang lahat na lang ng... Walang kinalaman sa panood ng porn yun. Iwag-iwalay natin. Okay, sige. Di ba? Anong kinalaman nun? Wala siguro kinalaman, Papa Jackson. Pero gusto ko lang malaman kung... Iwalay natin yung ate kasi ganito yan, ano? Pag hindi ka pa naka-move on sa panuloko niya sa'yo, mm-mm, yun ang pag-usapan natin. Okay. Alright. But I know at some point you want to connect kasi trust issues, tama mali? Yes. But you made him promise something that he cannot... Kasi ganito yan, ano? Didiretso na kita, ha? Okay. Pinag-promise mo siya na wag na manood ng porn bago ipadala yung unang video mo. Tama ako mali? Uh-uh. See? Alam ko yan eh. Kaya baka yung makakita ng iba, ha? Hindi, wala ako lang. Siyempre nai-miss kita eh. Promise? Oh, promise mo, wag ka manood ng porn kahit kailan. Siyempre, sasabihin niya, oh, promise, para padala mo siya. Tama mali? Real talk tayo. Hello po sa mga hiningan po ng porn. Bakit kaya padala ng porn? Porn star ba kayo? Wait lang ate, tanong ako sa'yo, may yung lang concern, ha? Okay. Legit tong concern ko. Okay. And I want you to answer me. Okay. Honestly. Okay. With all honesty, okay? Okay. First, kita ba mukha mo dun sa pinapadala mo sa kanya? No. Yes or no lang? Yes or no? No. Pag ako ba yung pinsan mo at napanood ko yon, pasensya na. Will I know it's you or not? No. Okay, good. Wait lang. Pwede ako muna. Sige po. Your turn.
Hindi yun video na as in video talaga ha. Ate, baka nire-record yan mo. Naka-live chat kami. Walang sharing yan? Wala. Okay, good. Safe. Ate, sorry ha. Marami na kasi kumalat na live chat ng galing pero na-record eh. Ay, hindi naman. Alright. Okay. So, kita ba mukha mo kung sakali? No. Okay. Good. Kinabahan kayo? Hindi. Ba't ako kakabahan? Ako ba yun? Okay. Di ba? Hindi. Safe. Okay. Safe. Hindi ako gagawa na ikakaano ko. Sorry ha. Hindi ako naniniwala dyan. Huwag mo sabihin sa akin yan kasi I'm sure bago ka magpadala ng ganyang video sa kanya, bago mo gawin yan at video ang sarili mo na may nanonood na iba, wala kang pakialam kung sino ba yan, dumaan sa cyberspace yan, I'm sure you told yourself, hindi ko gagawin niya kahit kailan. Tama ako mali? Tama. Well, ginawa mo rin naman. So, huwag tayo magpapaniwala agaan sa mga ganyan. Okay. Second question. Okay. Ikaw ba ginawa mo yan sa ex mo bago siya? No. Okay, good. Hindi, kasi hindi naman kami mag-asawa. No? Okay, okay. Nandindihan ko. My other concern is this. Okay. And very legit to mga pangga. You barely know this guy. Malinaw sa akin yan. Mm. In the course of our conversation, malinaw sa akin, you barely know this guy. Yes. I do not care kung kasal kayo o hindi. That does not justify and would mean less sa akin kung gaano mo siya kakilala. Okay. Tama mali? Tama. The only justification that you said to him, you said yes to him, ay dahil nag-sex na kayo, kaya okay na nagpakasal kayo. Okay. But other than that, kung wala nangyari sa inyo prior to that, papakasal mo ba siya? Hindi. Hindi, di ba? Maybe. Nakukuha ng plastic. Posible yan. Pakinggan mo yung kwento mo. The only justification that you, that the two of you had para maging okay sa idea ng kasal ay dahil may nangyari sa inyo. Okay. Tama mali? Tama. Kasi kung wala nangyari, papakasal lang ba siya? Tama. You barely know this guy. Tama ako mali? Tama. Alright. At least we're settled sa part yun. Okay. Ang akin natin, no? Ikaw ba, bago mo siya makilala na nung bago mo ba magsabi sa kanya yes I will marry you, naisip mo ba na nakikipag one night stand siya? Oo. Ha? Naisip ko pa nung hindi ko pa nalaman nun. Hindi, naisip mo ba na meron siyang ganung ugali? In short, yes. Naniniwala ka ba? Yes. Naniniwala ka ba ate na ikaw lang ang one night stand niya? Kasi tanga ka pag naniwala ka. Alam kong meron siyang ibang nun. Tama mali? Tama. Okay. So malinaw sa atin that you barely know this guy, ang pinupunto ko dito, tingil-tingil lang mo yung kakapadala ng ganyan. Hindi ko alam kung mabibigilan ko kayo, di ba? Kasi need nyo itong mag-asawa eh, di ba? So, I'm sure that a big part of what why you do it is kaysa hanapin niya sa iba, yun ang kinakasama mo ng loob eh. Kasi ibang tignan niya, kasi ibang hanapin niya, kasi ibang tignan niya nakahubad, ako nalang panoorin mo. Ito yun. Tama mali? Tama. Okay. On the other hand, ate, babalikan ko siya sabi ko, you barely know this guy. Mm-hmm. Hindi mo alam kung ikaw lang ba nakakita niya. Siya lang ba nakakita niya? You do not know his capacity. Hindi mo siya kilala. Wala akong pakialam kung kasal kayo. Okay. Hindi mo siya kilala. Tama? Tama. Okay. In short, the bottom line is, I'm not telling you to stop doing it. Mag-asawa kayo. Okay. Huwag bakit yung mukha mo, ha? Oo. Oh. Yun lang. And then, tsaka, ini-stop na rin namin. Eh, for now. Ini-stop na rin kasi pauwi na rin naman siya. Ibig sabihin, pagbalik niya doon, hindi. Hindi, balik ulit. I-stop na rin namin. Nag-usap kami kagabi. Basta yun lang. Wala na akong pakialam. Ano ba? Okay. Yun lang. Okay. Huwag kong pakita mukha mo. Wala na akong pakialam kung anong gagawin nyo. Okay. Make sure that if I am your cousin, mm-mm, at mapanood ko yun, sorry ha, ang pangit nung example ko, but it's very likely to happen. Okay. Di ba? There's a survey that videos like that, ate, are the most shared.
if not one of the most shared. So just make sure if a cousin or someone who knows you intimately or at least close to you mapanood yun, hindi malamang ikaw yun. Okay? Okay. Pasensya na mga pangga, hindi ko alam kung I'm giving a sensible advice, but may point naman siguro ako. No? Di ba? Ay. Mamaya, sabihin ko sa inyo bakit. Mamaya na. Okay. Anyways, huwag lang yung caller. Pangalawa ate, balikan ko lang yung panunod niya ng porn. Ano? Okay. Okay. Hindi ko alam kung tama magtampo ka o hindi. Hindi ko rin alam kung tamang tao, ay tama ba na wag siya manood o hindi. It's an ethical issue. It's an ethical question. Alright? Okay. At case-to-case basis yan sa lahat. Okay? Okay. Okay, mga pangga, no? Baka sabihin sa akin, Papa Jackson, ikaw ba hindi nanonood? No, I don't watch porn. Para lang malinaw sa inyo. Just to settle the... May mga tao talaga na hilig yan, no? Hindi ba lang akong pakialam sa inyo. Hindi ako itag, ha? If the next question is, have you watched? Of course! Ano ako? Lumaki sa bundok. But anyways, nabalik natin yung issue. Ano ba issue mo talaga? Yun nga. Yun, simula kasi nung nangyari yung ganun. Parang iniisip ko lagi, pwede niya pang gawin sa akin. Pwede yun. Lakas mo. Para kasi nung nangyari kasi yun yung unang-unang ginawa niya. Para kasi iniisip ko na pwede niya pang gawin sa akin ulit yun. Pwede pa siyang ganyan. Although nag-aaral. Kasi, kumbaga, he feels, at nakakaroon na siya ng lust sa iba other than you. Yun ba yan? Parang ganun. So you justify that gagkaroon siya ng you know, ganyang pakiramdam sa iba nang maliban sa iyo. Tama? Mm-mm. I don't think it's the same thing. I don't think it's, di ba? Ganito ano, para maging malinaw tayo ha. Didiretsyahin kita, bahala ka na mag-interpret. Okay? Ay, hindi pala kita didiretsyahin. Bahala ka na mag-interpret. Okay. Alright. Ito yung ano, ito yung... Wait lang ha. Pagtapos na kami mag-picture, okay na. Okay, pwede na. Alright. Diretsyahin kita ha. Not because you are married, doesn't mean his senses will not be active when you are not around. Okay. For crying out loud, he is not dead. He's just married. Malinaw? Malinaw. Okay. You know exactly what I mean? Tama? Okay. Bahala ka na mag-interpret yan. Alam mo na kung anong ibig sabihin doon? Okay. That, here comes the issue of discipline. So how you're going to impose discipline and faithfulness sa bawat isa, inyo yan. But I don't think pwede kang magalit sa kanya just because he practices, di ba, to pay attention to his senses kahit nakasal na kayo. Right? Yes. Right, yun. So, anong tanong mo ngayon? Ano? Dapat pa ba akong mag-trust? So, anong kinalaman ng panood yun ng porn sa trust issues? Hindi kasi, kaya... Walang kinalaman yun, huwag magdutuin yun. Hindi, kaya ako ini-issue yung sa porn. Kasi nagbalik kasi ganito yung tanong mo ate, ano, para maging malinaw siya, ano? Kumain ako ng pinakbet kahapon, umulan sa Quezon City. Bakit? Walang kinalaman yung dalawa. Walang kinalaman yung dalawa. Okay. Talaga ba naniniwala ka noong time na napinag-promise mo siya? Totoo to, kasi ayaw kita maging tanga. Okay. Naniniwala ka na pinag-promise mo siya, alright? Na huwag na siya manood ng porn kahit kailan naniniwala ka when he suggests hindi na niya gagawin?
Kasi pag naniwala ka, medyo may katangahan ka sa part na yun. So, gagawin niya pa talaga? Oo! Oh, pakausap mo sa akin personal yan. Papakamin natin sa harap mo. Sorry mga pangga, mag-asawa kasi kayo. Sige, balik tayo sa premise na magkakaroon ng pagiging mag-asawa, okay? Mag-asawa kayo. Sa lahat ng mag-asawa, you have your own ways on how to activate each other's senses. Kanya-kanya kayo dyan. May mga tao nagmumurahan pag may make love and they feel so aroused. May mga taong they do it under the shower. Kanya-kanya yan eh. Ito kasi na-miss out nyo eh, bago kayo nagpakasal eh. Hindi mo na-discover ano yung weird alam nyo, sa lahat ng may asawa, meron kayong weird habits kapag, diba, sa pag-make love, pag mag-asawa na kayo. Kanya-kanya yan. At yun ang hindi mo na-discover. Bago kayo nagpakasal, bakit? Eh, kasal agad eh. Hindi mo din-discover yung mga weirdness nyo, tama? Tama. May mga ibang tao, mga pangga, diba, naglalagay ng whipped cream, hindi ko lang bakit. Bakit? Sunday ba kayo? Hindi ko alam. Bakit? Oh. Pagka ba alam to? O, nakwento lang. Hindi ko alam. May bisto ako. Kanya-kanya yan eh. So, I don't think you have... My point is, I do not think... Sorry mga bangga kung nauutal po ako ha. Kasi uncomfortable sa akin yung issue. Ano? Mabay talaga ako eh. Hindi ko to talaga kaya... I have ideas, pero hindi ito kayang pag-usapan. God bless us. Yun yung part na nagkulang kayo, yung alamin ko anong weirdness sa bawat isa. Ngayon mo na-discover, tama? Mm-hmm. Hindi mo alam, bago kanya hingian ng video, nanood na pala siya ng porn. Hindi mo alam yun. Tama? Tama. Baka nung gabi ngayon na nahuli mo siya nanood ng Njorn, baka he was about to ask you, na-interrupt lang. You don't know eh. Pero kagabi na nag-usap naman kami. Bali, sabi ko sa kanya, okay na sa akin. Pinaitindi ko na sa sarili ko na normal na lang siguro sa mga tao yon o si iba, hindi. Mas lalaki, ganun. Hindi ko na sa kanya inaano yun. Kung gusto niya, sige, okay lang. Kesa naman sa tao niya gawin. Ganito ano? Okay, ganito na lang. Nauutal talaga ako. Hindi ako never ako nabulol sa programa ko kahit kailan. Etos yun. Sa lahat ng mabaing nakikinig sa atin ngayon, never make your man promise something impossible to you. Okay, kasi he would end up lying to you and breaking the promise. Kasi minsan ganito yan eh. Oh, promise ha, wag ka natingin sa maganda. If the guy says yes to you, nagsinungaling na agad siya. Titingin pa rin yan. Tama? Tama. Titingin pa rin yan. Ang tanong doon, ang ipag-promise nyo, dumingin ka pero hanggang tingin ka lang. Maging ano kayo, maging realistic sa mga pinagpapangako nyo sa lalaki. So, anong problema ngayon? Ha? Wala naman, di ba? Eh, nararamdaman ko yung problema kasi, Papa Jackson. Anong ano? Yung hindi ko na lang maalis lagi. Na doubt ako na baka na naman. Pero sige, totoo naman yung in-advise mo sa akin. Hindi na tayo pa ulit-ulit na nga baka nga mangyari ulit yun. Hindi na ako mag-e-expect. Hindi na lang ako mag-e-expect. Yun na lang din siguro. Mag-e-expect sa? Hindi na ako mag-e-expect na hindi siya manood or manood pa siya ulit. Sige, wala na sa akin yun. Okay na sa akin yun. Naitindihan ko siya kasi nga oo nga naman malayo siya, malayo ako. Naitindihan ko siya kung ano nararamdaman niya. Hindi ko naintindihan, pero ano ba 'yun? Ano bang point mo?
yung point ko kasi is, nangyari yun kagabi, so nag-usap din kami agad sa gabi, para lang maayos lang, kasi naaano ko sa bata eh. Sinabi ko sa kanya na, sabi ko, pasensya ka na kung nagalit ako agad dun sa reaction ko nung nakita kita. Naintindihan ko kung bakit ganyan. Sige, okay lang sa akin yan. Hindi na issue sa akin yan. Hindi na ako hindi na kita ibabother tungkol dyan. Okay lang sa akin yan. Pero sa akin... Ikaw ba ginanood? Hindi. Okay. Hindi ko nga alam kung anong pinupuntahan na ano. Tanong mo nga sa akin, hindi ko rin alam eh. Ano bang website? sorry. Hindi ko alam yan. May hinala ko na ang website ay bullfrog.com pero mali pala ako. Wala palang ganung website. Tuloy, tapos? Tapos ayun, nag-sorry din naman siya. Hindi na din daw. Sabi niya nga sa akin din, wag ko daw itry manood kasi hindi daw, masama daw yun para sa mga babae. Sabi ko, hindi naman ako manonood. Sabi niya, masama sa babae? Masama doon sa babae nanonood ng ganun. Sabi ko, huwag ka mag-aala, wala naman akong balak manood ng ganyan. Tapos yun, tapos kagabi, in-explain ko sa kanya yung nararamdaman ko. Kasi alam ko yun yung tama, kesa naman. Actually, na nangyari to, pag meron kasi kaming ganitong away or ganito ang issue, hindi ko sinasabi sa parents. Kami-kami lang. Kasi kung sabihin sa parents mo yun, sa inyo mag-asawa yun. Kaya nga. Ano magawa sa nanay mo yan, ma? Alam mo, ano eh, bad trip yung asawa ko eh. Nagpapatala na ako ng ball, nanonood mo ng ibang ball. Siyempre, hindi ko sabi. Alam ko naman yung papatak, so hindi ko nasabihin yun. So, sa amin na lang talaga. Kaya hanggat maaari, kung kaya ayusin, aayusin talaga. So, ako naman, naiintindihan ko din naman siya. Sabi ko rin sa kanya, sana maiintindihan mo rin. I think understanding is not the keyword here. Eh ano ang keyword dito? Acceptance. Yeah, acceptance. Wala kang choice eh. At kailangan mo tanggapin kung anong kasi this is the risk that you took. Yeah. Di ba marrying someone na alam mong hindi mo kilala? Oo, tama. Okay. Are we good? Yeah. Okay. Good luck sa'yo. And okay. I mean that, honestly. If it's sarcastic at some point, basta good luck sa'yo. Okay. Ang dating kasi na to, ate, sorry ah. Para kang nagpa-raffle draw eh. Mabubuhon ka pa, pakasalan ko. Ganun dating eh. Sa isip ko nga, subukan ko rin kayang manood, Papa John. Bahala ka muna magpaalam sa akin, hindi ko alam yan. Kailangan magpaalam mo sa akin, anong maaprobahan ko? Sige, mamaya. PM mo ako, ano pakiramdam, gano'n? Bahala ka dyan sa buwan. Kailangan magpaalam ko kayo. Manood kayo, ito website, wait lang. Hindi ko alam! Ipasa mong paro-paro. Basta yun, pero at least ngayon, ang importante, okay na kami. Nagkaintindihan na kami. Okay, so ano palang pag-uusapan natin? Yung sa feelings ko lang kasi. Diyos ko naman. Ako sorry talaga, Papa Jackson, na. Ako kasi hindi ko talaga alam yung feelings ko, ba't ako... Kasi kung ano yung nagawa ng tao sa akin, pakiramdam ko kasi, uulit-ulitin niya sa akin yun. Don't worry, I have the same feelings para sa'yo. Kahit kasi... Hindi mo siya kilala eh. Yun na nga. You know, sa estado ng relasyon ninyong dalawa, it's easier na to trust him than to trust him, period. Ganon kasimple yan. Mm-hmm. Diba? And he needs to earn your trust. So I understand you. Wala lang kinalaman yung dalawa. Pero hindi din kita kung saan ka nanggagaling. Lahat ng bagay na malilit niya, yung kakapraningan mo yan dahil sa may nagawa na siya. Plus the fact na hindi mo siya kilala. Oh. Ang pagkakakilala mo sa kanya ay kung anong kinuwento niya sa'yo. Tama, mali? Tama. Eh, kung ganun pala din, sarap maging ano, di ba? He will just tell you things na alam niya mapapangiti sa'yo. Kung nakaantala ba siya, naman sayang mo sa kanya? Maliban sa pagdumanod ng yarn. Ano ba yan? Matong show na to. Ang mahalan niya. Ano? Sabihin ko talaga yung totoo. Pastor, ano, Keme?
tatalay. Sabi ko talaga yung pangalan niya. First name lang. Tolits na lang. Oh, di mo lamang Lito, hayop. Ang cute mo! Talagang inifortan mo yung tolits na lang, eh, no? Pero hindi naman, yun lang yung tawag sa kanya, pero hindi yan. Oh, malamang Carlito, Jose Lito, man, Lito pa rin yan, tumigil ka. Kasi kung Brando yan, never magiging tolits yan, tigilan niyo ako. Kung Marlon yan, magiging tolits ba yan? Jose Lito, Carlito, Lito, Warlito, Palito, sorry. Gabi, oh, dali, 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 dali na. Iyon, ano mensahe lang? Mo sa kanya? Sa kanya? Baby kasi tawag ko sa kanya eh. Sige, baby Lito, baby Tolits, dali. Okay na naman tayo, nag-usap na tayo tungkol dyan. Sa lahat ng pagkakamali mo, alam ko, nag-sorry ka na, nagsabi ka na sa akin, pinaliwanag mo na sa akin lahat. Yun nga, acceptance, tinanggap ko na naman. Sana lang, sana, ang akin lang naman, sana maging totoo ka sa relasyon natin. Kasi hindi na tayo, ano eh, mag-asawa na totoo, tayo. In what aspect? Sorry sana, mga bangga, ganito ano, sorry ha. Mm. Alright. Alam mo, problema ko talaga, nagpakasal kayo kagad eh. Truth is relative at diba, to sa, in most cases sa relasyon. Ano ibig sabihin when I said that? That truth is relative. May mga pagkakataon that he will not tell you the truth because it's going to upset you. Sa mga magjawa dyan, ito, saan jawa na? Saan jawa mo? Ah, masawa na, oh. Tama, di ba? There are there will be times that you will not tell the truth. Not because you want to cheat or to lie. But because you know it is going to upset your partner. Okay? So you will not tell the truth. So tigilan mo kahit tuldok, sabi mo sa akin, Ate, you're asking impossibility. But where do you draw the line? Di ba? You draw the line when it's cheating. If you're lying because you're cheating, then there's problem. Pero ano yung magsisinungaling? Ganito kasi yan eh. Okay ka lang? Oh. If I tell you, yung parang tinanong mo, oh, are you okay? If I answer you, I'm not okay, haahaba to. Kasi alam ko, 5 minutes later, okay na ako. So I will tell you, okay na ako. I lied. Automatically, nagsinungaling na ako. But did I cheat on you? I did not. So truth is always relative. Yung mag-asawa sabot, sabi, yes, yes, at least nasa may nagkapagsabi na. Kasi eto, minsan ganito, ano, ate, pag nagsama lang kayo sa isang bubong ate, maranasan mo to. Ganito. Ano iisip mo? Tanong yung mga lalaki, ha? And for some weird reasons, kapag sinagot kayo ng lalaki ng wala, pero tahimik kami, mag-aaway tayo. Because you cannot handle the truth. Natahimik kami kasi wala kaming iniisip. Because we, as men, we have the ability to hibernate our brains. We can and we have the ability to stop thinking and overthinking about things. We are lazy thinkers. Pag tinanong niyo kami, ano iniisip mo? Manonood kami ng TV, ano iniisip mo? Matanood ka ng TV mag-isa, tahimik ka lang. Anong iniisip mo? Wala. Ha? Huh? Ayaw mong kausap? Hindi ka na nagsishare? Hindi mo na ako mahal? Ano yun? Ganyan eh, tatama. Diba ano? So ang sabihin namin, okay na ako. Ay, pagod lang. So, we lie. Ganyan, ganun lagi. Diba? May kakwento ako sa ate ha. Dati nung, basta may nakarelasyon akong ganyan eh. When I drive, I always say, alagay na mamanta mag-usap. Bakit nag-drive ka lang naman ha? Hindi mo pwedeng kausap. And gagawa ko ng kwento. Hindi kasi ano, may gagawin ako. Pero totoo niyan, gusto ko lang mag-drive ng relax. Ayoko lang nakakwentuhan. So, nagsinungaling ka na kagad doon. Did I cheat? No, I did not. Ayaw.
Gusto ko lang relax. Diba? Ganun. So, never ask your partner to promise what's impossible to you. Ang kaling mo na. Sige na. Kahit toilets. Nag-usap na naman tayo kagabi. Okay na lahat. So, hindi ko napabain. Basta lang, lagi kong... Yan eh, always pray lang lagi. Yun lang na lang inaano ko. Kasi malayo ka, malayo din ako. Kaya dapat... Kung... Punuan na lang siguro kung anong kulang. Give and take na lang siguro. Siguro ang kulang lang din sa akin... Kulang din ako ng ano, nasobrahan ako sa pagdududa, tapos nawala na yung tiwala ko, nakalimutan ko na, uy, asawa ko pala to. Yung ganyan, nasasaktan ako kasi nga, dahil sa mga bagay na ini-expect ko na magagawa mo, kasi nga nag-expect ako. So natutunan ko na dapat hindi ako mag-expect more or much pa. Hayaan ko na lang yung mga bagay na kung ano yan, yan ka talaga eh. Hindi kita mababago. Kasi yan ka. Pero babaguhin kita kung alam kong nakakasira na sa atin. Okay. Pero yung mga ganyan, hindi ko yan babaguhin sa'yo. Kasi ikaw yan. Nung nakilala kita, oo, mali nga eh. Hindi ko alam yan nung bago pa tayo naging isa. Nagpakasal. Pero ngayon nalaman ko na wala akong magagawa. Whether I like it or not, tatanggapin na tatanggapin ko. Kasi asawa kita. Yun nga, family is family. So ayoko naman masira to. At alam kong ayaw mo rin naman masira to. Kasi gusto mong bigyan ng pamilya yung anak mo. Yun lang. Nagkakaganito lang kasi ako. Kasi nga, sa mga pinagdaanan ko dati, at sa pinagdaanan mo dati, walang perfect, diba? Kahit hindi tayo maging perfect, ngayon, perfect? Perfect. Sorry naman. Kahit hindi tayo maging perfect. Okay lang yan. Parang April, September, October. Kahit hindi tayo maging perfect, sana lang maging maayos yung relasyon natin. Okay. Yun lang. Thank you. Hindi ko alam kung ano yung ano. Ano? Anong point na sinabi mo? Good luck. Basta, good luck basta, na lang. Oh, basta alam ko lang ngayon yung... Basta maging okay lang kami. Hindi na si... I'll give you the bottom line, ha? Oo. The bottom line is, you married a stranger. Okay. Whom you have sex with. Period. Okay. At may risks yan. Okay. Hindi ka tinatakot, but I wish you good luck. And sana you can handle what you're going to find out. Kasi I'm sure you're going to find out more. Mm-mm. You haven't seen this guy in his worst form. That's very important. Alright. So, I'm wishing you good luck. Okay, thank you. Okay na? Okay na. Thank you, Papa John. Huwag kang pakita yung mukha mo, ha? Oo na. De, wala na lang plastika natin. Okay. Marami na, alam mo kung bakit? Marami na nag-video na ganyan ate and they thought not in the next million years makakalabas yung public yan pero nakalabas. Kaya nga sa Nyorn said may sariling kategory yan eh. So, don't be a victim of your own stupid doings, alright? Okay, salamat sa pagtawag. Thank you. Anong usapan ngayong gabi? Recto? Ikaw, ano website pinupuntahan mo? Anong website ka? Bukas ako, sabi ng chief engineer namin, ipapablock ko lahat ng mga ganyang website sa kumpanyang ito. Kasi minsan wala ko na, pero may narinig ako mga audio-audio eh. Hindi ako sumisilip kasi yung monitor po ng mga technician namin nakatago eh. Medyo lingid sa kaalaman na lahat yung kung nakapunta na ba kayo ng booth ng Energy FM, ang ganito mo sistema, yung tech room po namin, naka-sticker po yung salamin. Salamin yung naka-sticker. Ang tagal ko nang pinapatanggal yung sticker na yan. Wala pa akong dalawang linggo rito. Ang una sinabi ko, tanggal niyo yung sticker na yan kasi gusto ko nakikita kayo. Ha? Di ba, Recto, no?
Diba? Ang tagal kayo pinapatanggal yan. Ang dami lang dahilan sa akin. Ah, makikita po yung ganyan. Bakit tingnan niya mga wire? Hindi kasi yung wire. Ayaw talagang tanggalin. So, naiintindihan ko na. Kasi may makikita ko. Anong niya kayo, ha? Ha? Yan, diyan kayo magaling, ha? Sige, Recto. Ang mga technician namin. Recto, Jorel, Tolitz. Tolitz? Spa siya to. Recto, Jorel, Tolitz. Si Olan, hindi kasama yan, si Olan. Walang sustansya sa katawan si Olan eh. Hindi niya kayang manood ng ganyan. Diba? Kaya yan ha, so the challenge is up. Magkaroon tayo, kasi mayroon ng ano, spicy noodle challenge, diba? Kung ano nung challenge. Ngayon, ang challenge ko sa inyo ay remove the sticker challenge. Bukas ko sabi, ano ba number ni engineer? Tatawagan ko siya ngayon. Ha? Engineer, i-block mo lahat ng ano, site ha. Tapos, i-disable mo yung incognito. Kasi dyan sila nag-surf sa incognito eh. Di ba Recto, walang history ang Recto, walang history incognito, di ba? Walang history incognito. Ang nakalagay lang sa history ng Google, nagpunta sa incognito. Pero yung pinantahan mo sa incognito, hindi mapupuntahan, di ba? Papadisable ko yung bukas. Siyempre, except yung computer ko. Dapat hindi mo. Hindi dapat. Huwag niyong papakialaman yung computer ko. Ay nako, babati lang ako. Pero bago yung mga bangga, join yan, sa aming 12 days of Christmas promo and get a chance na manalo ng bonggang-bongga umasko mula po sa aming himpilan. 12 lucky winners will win yan, sa 12 days of Christmas promo namin. Para sa mali, tumutok lamang sa aming himpilan mula umaga alas 6 hanggang programa ko hanggang 2 a.m. So 1 a.m. lang pala, 1 a.m. na. At huwag kalimutang ilista ang bawat item na babanggitin ng bawat DJ. Bawat DJ po sa amin may binabanggit pong Christmas item. Kay Chico, kay Lindsay, ayan, kay Jimbo, kay Sheena, may binabanggit kami Christmas item, ha? Tapos kumpletuhin lamang yung item na yan, di ba? Na nabanggit, yan. At i-text sa amin, complete Christmas item list. Alright? Kompleto dapat. First person to send the correct, ayan, format or items na magkakasunod-sunod will win a website, just lang. Will win, ayan, yung aming Christmas basket. Ito po yung ano, yung format. I-type mo lamang EFM space yung sagot space name tsaka address, isend sa 8933. Ulitin ko lang ha. Ang sagot po, i-type mo lamang EFM space yung sagot space name tsaka address at ipadala sa 8933. Kung hindi ka nakinig mula kay Chico kanina umaga, hindi mo masagot to. So sa mga hindi po nakinig maghapon, sorry po talaga. Pero madaya ako, sasabihin ko sa inyo ang sagot. So mabilisan lang mag-text ha. Kay Chico, ay dapat clue lang. Kay Chico, ang binanggit niyang Christmas item ay yung bola na hindi pwedeng i-basketball na keso. Maraunta nga, no? Sige na nga, keso de bola. Kay Lindsay, yung karneng kamukha ni Kuya Chico. Hamon. Diyos. Yung kay Jim tsaka sa Sheena ay ano? Ano ba masasabi sabihin dito? Yung kahit hindi na Pasko, nakalagay pala sa beer house. Christmas lights. Aminin nyo, kahit di Pasko may Christmas lights sa beer house. Para keso di bola, hamon, Christmas light, tsaka ako po, ang item ko ay Christmas tree. Alright, Christmas tree. Alright, mga bangga. Isand lang yan yung sagot sa 8933. Top this Christmas promo brought to you by Mascapentic Manang sarap na iyong hanap ATC Healthcare.
products, your trusted life ally. Tang, your best tang made even better. Also try Tang Bumelo and Tang Guayaba, no? And Claro Olay, make delicious memories. Likam Key, and of course, ang inyong himpilan, 106.7 Energy FM. Bangga, huwag mo sabi, radyo, sumangangaingit, sabi mo energy. Abati lang ba ako, ayan ha. Happy 5th anniversary sa BPI Batch 71. Ayan, Mardi with her husband Mike. Na napa, yung si Mike, yung asawa ni Mardi, na pa oo kanina, sabi ko, di ba, never make your husband promise impossibility. Totoo nga. Di ba? Real talk na lang. Akala niyo ba, hindi nanonood ng porn niya kahit magkasama kayo sa bahay? Di ba? Ah, kayong dalawa raw. Ano, totoo naman, di ba? I mean, that's item niyo mag-asawa yan. Wala kang pakialam paano niyo gagawin yan. Di ba? If it makes you closer, intimately closer, yeah, yan nyo. Di ba? Yan eh. Ito, alam nyo, may weird akong ano, kaibigan. They fight as if it's the end of the world. And after they fight, they make love intimately. Yung sobrang passionate pa sila. Ganon. Lagi yun. The best make love for them is after yung halos patayan na. Naku talaga. Muntik nang gawin sa loob ng kotse ko talaga yun. Kasi doon sila nag-aaway. Nag-aaway sila. Bumaba ako. Tapos pag, hala yung kotse ko. Teka lang, wait. Huwag yun yung gawin. Sa iba. Walang halang biro to. Hello kay Kyle. Kyle, kay Bonch, kay Vernon, Manolo, Ira at Jean. Hello sa dalawang tumiwalag daw. Ayan. Iba daw kayo, sabi. I would like to greet my family from Negros Occidental and from Quiapo, Manila. Especially to Ocol family from Raymond Ocol. Hello to, ano to, Aver? Our family. O, dito yo, to your family, hello. And to my girlfriend Eileen from Nikki Hour. Pag-greet po ang sarili ko sa mga tropa ko sa Nueva Ecija, sabi ni Ralph Padilla. Kawawa naman to, ano naman mamahal sa kanya. O yung mga pangga, meron po akong Paddy's Point ng weekdays. Muunlad ng buhay ko. May Paddy's Point ako ng weekdays. Wala akong balang pahinga. Sa darating pong ano, Feb 14, Thursday after my show, Feb 14 ha, Thursday after po ng show ko mga pangga, meron po akong Paddy's Point sa South Station. That's December 14. December 14, Paddy's Point, South Station. December 19, Paddy's Point, Las Piñas. Martes po yung 19, ha? Alright? December 14, Paddy's Point, South Station. That's Thursday. A week after that, December 19, Paddy's Point, Las Piñas. Martes po yan. Punta po kayo. Pag hindi kayo nagpunta, pupunta ang sa bahay nyo. Baka abutan kita na sa CR. Makikita ko yan. Alright? Yun, ha? So, maligayang bati po sa lahat. Thank you po sa lahat ng mga nakinig sa akin ngayong gabi. Nakadalamang callers lang ko, ha? Tonight, ha? Kasi ang haba ng usapan, eh. Akala ko ang problema ni ate. Ang haba ng kwento. Ang problema pala niya, nanood ng nyon yung jowa. Ganun lang kasimple. Papa Jackson, dapat ang tanong niya sa akin dapat diretso. Papa Jackson, dapat ba akong ma-offend? Kasi po yung husband ko nanood po ng Njorn. Eh, nagpapadala po ako sa kanya ng version ko eh. Ganon. Pero na-enlighten tayo dun sa part na, ano niyo mamang yung never make your husband or your man promise you impossible things. Diba? You are just giving them license to lie to you. Alright? Where do you draw the line? If it's about cheating, then may mali. Babati naman ng Grab Titans. Katon Ying, John Paul, Jeff, Brian, Tantan, Jonathan, Ruel, Kian, Will John and his wife Don, and daughter Ryan and Kyrie, Ray, Salvador, Kirby, Jerby from my pamangkin, si Jolo. Maligayang pakikinig po kay Tita Winnie. Tita Winnie, kamusta ka na? I miss you. Kamusta ka na? Maligayang bati sa'yo. Ah, 721-2429, but don't call me. Call me tomorrow. Pagod na ako. Uuwi na ako. Hindi na ako nakapag-dinner. Bala ko mag-dinner kanina eh. Sabi ko ba, after ng second call, mag-dinner ako. Nagbangon pa naman ako ng ano, sinalbahing mushroom. Yung mushroom na ginulat. Ah, sa umikli siya. Ah, lingin na ng mushroom. Ganun. Aba, alam na ba mga pangga? I don't know what song to play. Alam ko na. Yakap sa dilim. Cute yan, ha?
Mama, got this house with me, the one, the only, nice and naughty. Nag isang DJ na feeling erong sexy is me on your radio. Ang pangalan ko po, please, my name is Papa Jackson. Paka-record nga ito, paka-share nga, ha? I know that for a very long time, you called me and addressed me by another name. But I am now going on air with the name Papa Jackson, mga pangga. And I hope you start calling me. Alam ko na, napaka, I miss him too, don't worry. I miss him too. If I have ways, diba, to be him again, I do it. I miss him too. For many years, he was me, and me was him. But, you know, kailangan mag-move on. Parang mo nagbago, pangalan lang eh. Diba, ano? Pareho lang naman eh, parang. Pareho lang naman. So, thank you very much for understanding. Kasi it created ano, attention kanina dun sa caller ko si Josie. But anyways, yun lang. I am Papa Jackson, mga pangga. Of 106.7 Energy FM. Kaunti pa lang nakakalam na nandito na po ako. Actually, mga 8 million pa lang. Gawin po natin 120 million buong tao sa Pilipinas. So, pakishare lang po yung videos ko. At pakisabi sa kanila na ako na po si Papa Jackson. Malapit na akong maging ano talaga, superhero, super Borta. Bortang talong yung power ko. Mga bangga babay na, coming from Brownman Revival, ang awiting yakap sa dilim. Kung ano mong gagawin nyo maliban sa yakap, bahala na kayo. Wag mo sabihin radyo, sabihin mo.